ngipin ng kidlat. Iyan ang tawag sa isang uri raw ng anting-anting. Pwede itong maging swerte o malas. Simbilis ng tama ng kidlat ang naging pag-angat sa buhay ng tubong matalom Leyte na si Cristel. Ang kanilang dating barong-barong, konkreto na ngayon. Dumami rin ang suki sa kanilang hipon business. At ang dati nahinto sa pag-aaral na si Cristel, nakapagtapos na ng criminology. Para ba yung swerte, padating na. At ang sikreto raw kung bakit binubuenas ang kanilang pamilya, ang pinaniniwalaan nilang agimat na ito na kung tawagin nila, ngipin ng kidlat. Hugis at sulok ang tila dalawang higanting ngiping ito. Ang mas malaking piraso, may basag na magaspang ang dulo. Magkahalong brown at white ang kulay, singlapad ng palad. 0.342 grams po. Ito po yung mas maliit. Nasa 0.216 grams po. Napulot daw ito ng mister ni Cristel sa isang bakanting lote, 6 na taon nang nakararaan. Pag kumidlat daw, matamaan yung lupa or yung kahoy, may iwan daw ngipin, sabi nila. Baka daw yan yung ngipin ng kilat kasi bihira lang daw yan. Nakapulot din daw noon ang pinaniniwalaan din niyang ngipin ng kidlat sa kanyang nyugan ang 70 anyos na si Lolo Vicente. Bakos gutsa, di dutlan ko no nga, kanang mga parang-marang. Pero hindi raw swerte ang dala nito, kundi parang sumpa. Paminaw, muna mo kargadog init akong, dalira ko sungo akuan, baka nang dalira ko lagot, di akong itang-tang, nangutan ako ni Ali. Kaya ipinamigay na lang daw ito ni Lolo Vicente sa kaibigan niyang, Albulario. Sa, Le, kakuan ka ba nining ngipon sa kaning ngipon na? Ba itong kanon kay atong haman niya? Samantala, paniniwala nila Cristel, ang kapangyarihan ng kanila raw ngipin ng kidlat, mas lumalakas sa tuwing magkakwaresma. Kapag kwaresma kasi, alam natin na humihina ang kapangyarihan ng kabutihan. Napapansin natin na ang panangga ng mga bawat Pilipino ay gamit ng agimat. Dahil dito, naproproteksyonan sila sa lahat ng kasamaan. Kaya kanila itong pinaka-iniingat-ingatan, ibinabalot sa papel at saka isinusuksok sa kanilang mga damit. Para walang kumunga, tas hindi mapaglaruan ng mga bata. Swerte sa negosyo, sa pamilya, para daw may waga pa. Sa kanilang pananaliksik na pag-alaman daw nilang hindi lang ito simpleng ngipin, kundi posible raw galing sa isang dambuhalang nilalang sa karagatan na nabuhay 3 hanggang 20 milyong taon na ang nakararaan. Malapit na kaanak ng Great White Shark na kung tawagin, Megalodon Shark. Nagulat din siya. Yun, nakita namin na Megalodon teeth daw. It's an extinct shark. Nung nabubuo ang Pilipinas, it was mostly underwater talaga tayo. Hindi nakakapagtaka na meron tayong mga shark fossils na lumilitaw, no, dito sa mga lugar nating to. Ang haba ng Megalodon, umaabot daw ng 60 feet. Maari rin daw itong tumimbang ng 70 tons o simpigat ng 10 mga elepante. Okay, malalaki talaga silang ngipin kung ikukumpara mo siya sa ibang mga shark teeth. Merong mga kasing lalapad ng mga kamay. Ang fossil collector mula Bulacan na si Abe, may pinakatago-tagong 4 na pirasong ngipin din ng Megalodon shark na nahukay daw mula sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas. Yung una kong Megalodon, yung partial tooth lang na nakuha sa Bohol. Mahalaga tong mga fossil kasi nagpapakita to kung gaano ka-diverse ang biodiversity ng Pilipinas na milyong-milyong taon na. Isa to sa mga palatandaan na mayaman ng ating kalikasan dati at sana ngayon maingatan. Pero ngipin ba talaga ng Megalodon shark ang hawak ni na Cristel? Para makumpirma, sinamahan sila ng aming team sa Mines and Geosciences Bureau ng Region 8. Based sa megascopic identification namin, ito po ay isa. Ang kasagutang nagpanganga sa kanila, ibubunyag na sa aming pagbabalik. Para
makumpirma kung ngipin ba talaga ng Megalodon Shark ang hawak ni na Cristel. Sinamahan sila ng aming team sa Mines and Geosciences Bureau sa Leyte. Ang test ko na gagawin natin para ma-identify itong nasa kamay ko ngayon is megascopic identification po. At base sa isinagawang test, ang ngiping ito, kumpirmado ngang bahagi ng katawan ng hayop. Basically po kasi yung fossils, remain siya ng ancient organism. Napipreserve siya pag natatabunan siya ng sediments through time. Nagmamatch to na hard part siya ng ancient organism. Mas closer siya sa tooth kasi may mga serration siya. Ipinasuri rin namin ang video at litrato sa isang paleontologist o eksperto sa pag-aaral ng fossils. Base sa initial kong pagtingin doon sa fossils. Kamukha naman siya talagang fossil ng Megalodon shark. Yung morphology ng specimen na hawak, tapos yung size niya, alam mo na kaagad na ngipin siya ng isda o ngipin siya in particular ng shark. Kailangan mahawakan at makita ng maigi yung specimen, makumpirma no, kung talagang Megalodon siya. Tapos para malaman din ang species. Masaya po na nalaman kong totoo yung Megalodon teeth. Para sa akin po, swerte po kami. Bihira lang yun. Hindi naman lahat nakakapulot ng ganong klaseng fossil. Gayunman, ang fossils gaya nito, mas makabubuti kung i-turn over sa mga museum. Pero bukas kaya sila Cristel sa ganitong ideya? Willing naman po kaming ipagamit yung fossil na nasa amin for educational purpose po. Ngipin ang isang extinct na hayop na pagkamalang anting-anting. Pero sa amazing discovery na ito, mapapasabi ka ng anak ng pating. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.